Ganito hinimas-himas ang ulo ng boksingerong ito bago isabak sa Pinoy. Pero matapos lamang ang ilang minuto sa laban ay halos hindi na makilala ang kanyang sarili na animoy na hipnotismo daw sa ibabaw ng boxing ring. Matapos bagsakan ng matinding kamao ng Pinoy, ilan lamang ito sa mga nasampulan kung gaano katindi ang tinaguriang Boom Boom Bautista. Pero sa lumipas na era kung saan walang pinipiling uri ng boksingero, ang babanatan sa loob ng ring ay ganoon kabilis na palang natapos ang pamamayagpag ng mga matitikas na laro katulad na lamang ng bakbakang Pacquiao at Barrera. Natila ba walang kamuwang-muwang ang Mexicano kung sino ang kanyang makakalaban hanggang sa tuluyang makatikim ito at ipamuka sa ibabaw ng ring kung anong bansa ang dapat na kinakatakutan ng mga Mexicano. Ito ay walang iba kundi ang bansang Pilipinas. Kaya naman, nagkaroon ng matinding rivalry fight ang Mexico at Pilipinas. Magmula noon ay bantay sarado na ang mga Pinoy kung sino ang isusunod na pambato ng ating bansa. Oras na mamahinga ang ating nag-iisang 8th Division Champ, Manny Pacquiao. Kaya naman nang matunugan ang pag-usbong ng karera ng tinaguriang Ray Boom Boom Bautista ng Bohol, ay agad itong hinasa ni Coach Freddie Roach pagdating sa estilo. Marami ang sumakay sa kinang ng pangalan nito dahil na rin sa mabilisang pag-angat ng pandaigdigang fight ranking sa boxing. Kaya naman ating panoorin kung gaano katindi ang boksingerong mabilisang hinasa ni Coach Freddie Roach para sa bakbakang Ray Boom Boom Bautista. Sa unang round pa lang ay abante agad ang Pinoy para paliitin ang kinukuhang posisyon ng kalaban. Magandang enerhiya at masamang intensyon ang isiniwalat ni Ray Bautista sa paunang engkwentro. Looking for it. And you know, Rich, I gotta tell you, she's one of the few Filipino fighters who is not a southpaw. He's 31 years old, a record of 13-4 and one of 11 knockouts, so Flores barely has some power of his own. 11 of the 14 wins for Bautista have been by knockout. A little bit like Rich mentioned earlier, bad intentions with every punch. It's a nice stiff jab. That was a nice left hand that got in. And that right hand was quick and effective. Flores seems to feel the punch. Bombing Boys runs a really intense camp in the gym and doesn't believe in going outside the camps. Likes to stay at home there in Hollywood. Final seconds of round one. Nagiging maingat bumitaw ang bata ni Roach na si Ray Boom Boom Bautista. Dahilan upang masira ang diskarte ni Felix Flores. Kaya lalong nilamon ito pagdating sa kumpiyansa. And Ray hoping to become the next Manny Pacquiao idol in the Philippines, and now he's beginning to open up here in the second round. Took it easy in that first round. Let's see if Flores actually trying to fight him. Whereas he was more boxing in the first round, Flores decided when Ray opened up, I am too. And that, he's from the Philippines. He's from a different area, from Cebu City. And it didn't say the truth. Speaking of movies, Manny is quite a movie icon over there now. And he's a matinee idol as well. Two scheduled for eight here. These are bantamweights. And the favorite in this fight, Ray Bautista, beginning to open up, work the body. It's around that ring pretty well. And he uses his legs in there. That was a nice left hook by Flores. You know, both these guys are built like rocks and probably can go all night at this pace, so I'm surprised that Bautista is fighting such a disciplined opponent for him here this evening. No Patsy put in the ring with Bautista tonight. He's a fine counterpuncher. Good counterpuncher. I noticed that in the first round also, like Mario was talking about. He's in great shape. And now he's working left-handed. Remember him being a southpaw. At dahil wala ring takot ang kalaban sa Pinoy, buong tapang din itong nakipagpalitan ng kamao. Dahilan upang maranasan nito ang mas mabigat na patama. Good counterpunching, as you mentioned, Rich. Uh-oh, now it's getting down to that level. Here we go. Each man carries 11 KOs. And that's a nice good left. Oh, he's wobbly. Seemed like that one caught him on the side of the head. Yeah, Flores is in trouble. He's going to get the bell, though, and bail him out. Yep. There it is. Parang bagyong dinaanan at iniwang lupaypay ang nangyari sa kalaban sa tindi ng pinakawala ni Boom Boom Bautista. Sobra-sobrang energy ang napreserve nito, kaya halos hindi na malaman ni Flores kung anong klaseng suntok ang tumama sa kanya. Ating panoorin muli ang replay.
Ganyan po katindi ang laro ni Rey Bautista sa kamay ni Coach Freddy Roach nung siya ay nag-uumpisa pa lamang ng kanyang karir sa boxing. Di kalaunan ay parang pusa na inihanay sa leon ang naging tema sa maagang karir ni Boom Boom Bautista. Pagkatapos talunin ang veteranong si Jerry Peñalosa, ay si Rey Boom Boom ang nagsilbing tagapaningil sa ginawa sa dating kampiyon. Ating subaybayan kung gaano katindi ang naranasan nito kontra sa hari-harian na si Daniel Ponce de Leon ng Mexico. Tulang bully agad ang 122 pounds WBO champion na si Ponce de Leon. Ngunit sinisikap naman itong palagan ng ating pambato. Huwag po tayong kukurap sa mabilisang tagpo ng pakbakan. At pagiging veterano sa mga labanan. Magandang timing ang nalasap ng Pinoy kaya dinanas nito ang masakit na kauna-unahang talo sa kanyang karir. Via first round TKO, tumatak ito sa kanya at ninais balikan si Ponce. Pero dahil umangat na ito ng timbang, isa sa mga angkan ni Barrera ang napiling paglaanan ng paghihiganti nang hinugnang si Rey Boom Boom Bautista. Ito na po ang bakbakang Bautista versus Barrera. Marco Antonio Barrera, sabi niya sa akin, second cousin siya. Good luck, na sikat na boxer mula Mexico. Natira siya sa Mexico, doon nag-training. Mahabang kanyang biyahe dito sa Pilipinas. Pero sabi niya, naka-recover naman siya this week. Boom Boom Antibra. Beginning in them on the gloves or on the forearm. Good luck. Carry by Barrera. Boom Boom fighting back. Then a right to the body. I think this is possible, but he's bearing his punches in this particular fight.
exchange. Good left hook again. The left hook is the one that's really hurting Barrera. Did a lot of rounds of sparring with heavier opponents. Laban, this is round three. Scheduled for 10. Laban's a featherweight division. 10 rounds. Good fight. Sa kanyang pagbabalik at pagiging hinog sa karera, ay pinarusahan nito ang isa rin sa pinagmamalaking boksingero nila Marco Antonio Barrera. Ito ang nagsilbing paniningil ni Boom Boom Bautista bago matapos ang kanyang karir sa boxing. Bagamat umani si Boom Boom ng mga pagtuliksa, ay alam mo bang pinasok nito ang pagmimilitary upang magserbisyo sa bayan? Kaya naman para sa ating katanungan, pabor ka ba na nagsundalo ito kaysa sa pagboboxing? Muli, maraming salamat sa pag-like at pag-share nitong video na ito. Palagi ka sana mag-ingat. Kabrader!